Nanalo itong Magnolia Chicken Templados kontra dito sa Converge Fiber Exerts. Pero kahit na nangyari yan, gusto pa rin siguraduhin ng management na sila ay magkakaroon ng iba pang options pagdating sa scoring. At mukhang ang nakikita nila ay susubukang makuha itong 6-3 guard na si Dave Ildefonso. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Ildefonso ay dinraft nitong Northport Batangpier. Pero mukhang hindi pa rin daw sila magkasundo pagdating dito sa kontrata. At mukhang yan ang dahilan kung ba titignan daw ngayon ng Magnolia kung sakali na makuha nila ang nasabing player. Sa height na 6'3 nito si Dave Ildefonso, magiging okay na okay yan bilang guard ng Magnolia dahil magkakaroon siya ng mga mismatches. Dahil doon sa kanyang role, pwede siya point guard, pwede siyang shooting guard. Kaya yan ay magiging bagay dito sa Magnolia. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung ba't gusto nilang bigyan ng oportunidad na makuha ang nasabing player. Malamang ang ibigay ng Magnolia para dito kay Ildefonso ay ito si Jeric Balanza. Pabalik siya sa Northport Batangpier. Kaya sa tingin ko, kung yan ay mangyari, magiging okay yan dito sa Magnolia dahil malaki ang potensyal nitong batang Ildefonso. At yan ang hinahanap ngayon itong Magnolia Chicken Templados. Kaya nga sila nagpalit ng mga players, tinry dito si Gio Halalon at si Abu Trotter dahil gusto nilang bumata. At malaking bagay kung makuha nila si Ildefonso. Sa ngayon, itong Magnolia ay okay ang naging panalo nila pero siyempre gusto pa ng management na mag-improve yung kanilang performance. At yan ang gagawin nila kapag yan ay nakuha to si Ildefonso. Posible na ang mangyari ay makapirma ng kontrata itong si Ildefonso dito sa Northport Batangpier. Pero kahit makapirma yan, may posibilidad na sign and trade ang mangyayari. Ibig sabihin, pagkatapos pumirma ng kontrata dito sa Northport Batangpier ay ititrade din siya ng Northport dito sa Magnolia Chicken Templados kapalit ni Balanza. Pagkatapos matalo dito sa San Miguel Beer nitong Phoenix Fuel Masters ay tinitignan daw nila yung posibilidad kung paano mapapalakas yung kanilang lineup. Dahil sa ngayon mukhang itong Phoenix gustong masiguro na magiging competitive sila dito sa darating na mga iba pang laro. Dahil sa ngayon gusto rin siguraduhin ng Phoenix na kahit sabihin pa natin na medyo mahirap yung kanilang sitwasyon ngayon ay talagang lalaban sila para masiguro na hindi sila maiiwan ng mga ibang PBA teams. Kaya sa ngayon, pwede natin tignan kung ano ang gagawin nitong Phoenix Fuel Masters. Marami silang mga players na magiging available dyan. Pero sa ngayon, pwede kong makita no, base dito sa ating mga nakukuhang impormasyon na itong Phoenix Fuel Masters ay gagawin ang lahat para masiguro na sila ay makakabawi para sila naman ay hindi na matalo ulit. Dahil sa ngayon mukhang determinado raw itong Phoenix Fuel Masters na gawin ang lahat para sila ay hindi na matalo pa. Ay dalang gusto rin mangyari nitong Phoenix Fuel Masters kahit na sabihin pa meron silang mga financial difficulties ay lalaban talaga sila at sisiguraduhin na sila ay hindi mapag-iiwanan ng mga ibang PBA teams. Kaya sa ngayon tignan natin kung ano ang gagawin nitong Phoenix Fuel Masters. Marami naman silang players na pwedeng itrade dyan. Pwede rin silang magpalit ng import pero maaga pa dahil first game pa lamang. Pero mukhang long term daw ang tinitignan ng management dito. Kaya sa ngayon hindi na nakagugulat na kung ito'y mangyari man, pwedeng gumawa ng Phoenix ng paraan para sila ay makasiguro na makababawi sila. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin itong Phoenix Fuel Masters kung sakasakali nga na sila ay magdesisyon na magkaroon ng drastic changes. Merong mga teams na interesado doon sa mga players nila. Pero alam naman natin ang Phoenix hindi yan papalugi pagdating sa mga ganyang transactions. Kaya abangan natin ang magiging desisyon ng coaching staff.